What's up mga pre? Ako ang inyong host, Windsor, at welcome sa Pinoy Rick Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights, at mga unboxings. All MSI Z170 motherboard unboxing videos are now available in English subtitles. Visit our channel to learn more. Isa sa mga pinakamahirap pagpilian tuwing bibili ka ng parts para sa isang build ay ang power supply. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang pagkakaiba ng isang modular at non-modular power supply. Meron tayo ditong dalawang power supply na titingnan ngayon, which is ang Corsair CX500 at Corsair CX500M. Magsimula tayo sa ating non-modular power supply, which is ang Corsair CX500. Ang isang non-modular power supply ay merong pre-attached cables na hindi mo pwede tanggalin. So ibig sabihin, kung may mga extra wires or plugs ka na hindi gagamitin mula sa power supply, ay hindi mo to matatanggal at kailangan mo pa rin siyang gamitan ng cable management. Disadvantage: if hindi kayo madalas mag-maintenance or maglinis ng PC nyo, ay magkakaroon ng dust buildup ang mga extra wires na yon at pwedeng makaapekto sa pagtaas ng temperature ng mga PC nyo. And also, yung aesthetics ng build nyo ay mababawasan kung makikita nila ang mga extra wires na yan unless meron kayong PSU shroud. Advantage naman ay mas mura ang mga non-modular kesa sa mga modular power supplies. Bago tayo pumunta sa ating Corsair CX500M, merong dalawang klase ng modular power supply. Merong semi-modular at ang fully modular. Ang Corsair CX500M ay isang semi-modular power supply, meaning naka-pre-attach lang ang mga necessary connectors na kailangan para ma-power up ang PC nyo, which is ang 24-pin at 4-pin/8-pin connector. Habang pwede mo naman tanggalin ang mga extra wires na hindi mo gagamitin, katulad ng sa additional Molex connector at iba pa. Ang fully modular naman ay isang klase ng power supply kung saan pwede mo tanggalin lahat ng cables na meron kahit na kailangan mo to para ma-power up ang PC nyo. So ano ang use ng isang fully modular? Well, marami. Example is kung masira ang power supply nyo, hindi nyo kailangan isama ang cables for RMA. Mas madali din kung magpapalit kayo ng mga nasirang cables or kung maglalagay ng sleeving. Advantages ng isang semi at fully modular power supply ay mas nakakadagdag to ng aesthetics at meron kang mas maluwag na space sa inyong case, kaya mas mapapadali ang cable management at gaganda rin ang airflow ng case nyo. Disadvantage naman ay mas mahal ito kesa sa mga non-modular power supplies. So I hope may natutunan kayo sa video na ito at nakapili na kayo ng power supply na bibili nyo. I-like ninyo ang video na ito kung may natutunan kayo. I-dislike naman kung naguguluhan. Mag-comment kung may mga tanong, may sasagot naman na mga pre dyan. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ako ulit ang inyong host, Windsor. Hanggang sa muli, paalam!